formula and quotient rule, which is f over g prime equals f prime g minus f g prime over g squared. Pag sinabi natin prime, ibig sabihin, ide-derive natin. Kaya, unang-unang gagawin natin is ide-derive muna natin yung f, tapos huwag natin gagalawin yung g. Minus yung f na naman ang hindi gagalawin, tapos yung g naman ang ide-derive natin. Over g squared. Bali, squared na natin yung value ng g. At always tatandaan nyo na ang value ng f always talaga nasa upper part at saka yung g nasa lower part. So, magbibigay ako ng mga examples para mas lalong maiintindahan nyo ng maayos. So, ito na yung example number 1. Y equals 2x plus 1 over x squared. Yung f over g prime, pwede rin yung y prime na lang, ganun. So, una is, i-derive natin yung f. So, f 2x plus 1. Ang derivative ng 2x plus 1 is 2. And then, yung g, ikakopy na natin, x squared. Minus, yung f, hindi natin gagalawin. So, 2x, 2x plus 1. And then, yung g na naman ang i-derive natin. So, yung g. G. So, ang derivative ng x squared is 2x over x squared to the power of 2. And then, dito sa baba, y prime equals 2 times x squared equals 2x squared. And then, yung minus dito, i-distribute natin dito sa kabila. So, negative times 2x equals negative 2x. And then, negative times positive 1, negative 1. And then, negative times 2x, negative 2x. Tsaka, over x to the power of 4. Ito. Tapos, last part is, i-combine natin yung mga like terms. Kagaya nito, yung negative 2x at tsaka negative 2x. So, magiging 2x squared minus, ito dalawa, 2x, negative 2x, minus 2x equals negative 4x. Then, yung constant, negative 1. So, magiging 2x squared minus 4x minus 1 over x to the power of 4. So, ito na yung example number 2. Y equals 2x squared plus 3 over x. So, before that, guys, always yung tatandaan na yung f is nasa upper part and then yung g is nasa lower part. Which is, ito yung f, tapos ito yung g. Ganyan. So, ano nga ulit yun? First is, kukunin natin yung derivative ng f, or f prime. So, ito yung derivative ng f. 2x squared plus 3. Pag i-derive natin, magiging 4x na lang. Tapos, ikakopy lang natin yung g, x, which is ito, x, minus yung f na naman ang ikakopy natin, which is 2x squared plus 3. And then, yung g na naman ang ide-derive natin. Yung x, pag ide-derive natin, magiging 1. So, over g, x to the power of 2. Ganun. And then, y prime equals 4x times x equals 4x squared. And then, ide-distribute natin yung negative sign, which is negative times 2x squared, magiging negative 2x squared. Tapos, negative times positive 3, magiging negative 3. At saka yung negative times 1, magiging negative 1. Over x squared. And dito, ikakumbine natin yung mga like terms. Kagaya dito, yung 4x squared at saka negative 2x squared is the same lang man yung variable nila at saka yung exponent. So, imaminus na natin agad. So, 4x squared minus 2x squared equals 2x squared. And then, itong dalawa, negative 3 minus 1, magiging negative 4. And then, over x squared. So, the final answer is y prime equals 2x squared minus 4 over x squared. Okay guys, thank you for watching and don't forget to click the subscribe button.